Show some mercy and grace. In your presence once again. Taking our sickness, taking our pain. Jesus, the sacrifice lamb has been slain. He was despised, rejected by men. He took our sin. All was near to you, Father, through Jesus, your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood, O Lord. Show us your mercy and grace. Until our land, we long to hear in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to hear in your presence once again. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Good morning, brothers and sisters. Halika na po kayo at muli ay nag-aalok po ako sa inyo ng almusal. Pagkain, pagkakape, o anuman ang inyong almusal. Ang aking alok po ngayon ay pagkain ng atin pong espiritu at ng ating kaluluwa. Nakaugalian na po natin ito ano, kahit na tayo ay wala pa dito sa tinatawag na pagiging Kristiyano, yung mahilig po tayong mag-alok. No? Kahit hindi nga natin kakilala, inaalok natin, basta napadaan na tayo po ay kumakain, nag-aalmusal ba, nagtatanghalian ba, nagmimeryenda ba, naghahaponan ba. Naging ugali na po yan kasama sa passion ng tinatawag na naging kaugalian po ng mga Pilipino. Daan po muna makapagkape, di ba? Halika po, kain po tayo, merienda po tayo. At isa yan sa magandang kalooban, kabutihan na ipinamana sa atin ng Panginoon. Lalo na pa sa buhay na tinatawag na paglakad sa kabanalan. At isa sa akin pong naging puso ngayon na ang puso ko'y natutong magmahal hindi lamang sa sarili kundi sa kapwa, dahil ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal na rin po sa Diyos. Kaya naging ugali na rin natin, naging ugali ko na rin, naging asal ko na rin, naging passion ko na rin na lagi pong nag-aalok at namimigay, no? Nagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat it's all about spiritual na kailangan po nating lahat. Bigyan po natin ng daan ngayon sa ating puso, bigyan po natin ng puwang sa ating puso ang misalpay pagdulog. Paglapit natin sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po lahat ay lumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pasasalamat, ng awitin na nagagalak ang ating puso. Salamatan natin ang Panginoon dahil kilala niya tayo. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Alam niya
kaya ang ating mga suliranin. Alam natin, alam ng Panginoon ang kabigatan. Alam ng Panginoon ang ating puso. Sa lahat, alam ng Panginoon ang ating patutunguhan. Bagay na dapat nating pasalamatan. Dahil lagi niya tayong itinutuwid, lagi niya tayong itinatama. Sapagkat lagi tayong nakukulang, lagi po tayong nagkakamali. Kung maging karapat dapat tayo, pasiyasat natin sa Panginoon ang ating puso, isipan, at ang ating mga kaluluwa. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak nga nababatid. Panginoon, kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay diningit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako, ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi. Salamat, Panginoon, kilala mo ako, ang lahat ng bagay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako, ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon, kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako, ikaw lang ang may
matutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako, ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, ako. Ang lahat ng bagay dilingis sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon, kagala ka ng aming puso na muli po mabigyan kami ng pagkakataon na sa oras nito ay makasalo, makikisalo, magiging bahagi po, Panginoon, sa minsan pa, O Diyos, paghahayag mo, pagsasalita mo, pagsasabi mo ng tapat bilang pagmamalasakit, dahil mahal mo nga po kami. Bagay na dapat namin pasalamatan sa umagang ito. Bagay na dapat namin ikagalak, yakapin namin, Panginoon, ang umagang ito na ikaw ay aming kasakasama, sapagkat tunay na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Sa'yo namin pinagkakaubaya ang araw na ito, ang umagang ito. Ganun din, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming sisimulan. Alam namin, di namin ito magagawa mag-isa. Balit kung kasama ka namin, magagawa namin ang lahat ng bagay ng maayos, may kaayusan, may katagumpayan, sapagkat ikaw ang naghahali at nakikialam po sa aming mga buhay. Muli po sa umagang ito, O Diyos, Banal na Espiritu, ang siya namin inaari. Inaangkin na siyang yayakap, mangungusap sa aming mga buhay. Let your holy divine presence, O Lord, patuloy pong maging laman ng aming puso, espiritu at kaluluwa sa umagang ito. Muli, pinakamataas, papuri, pagkilala, pagdakila, pagluwalhati, ikaw lamang ang karapat dapat tumanggap, aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at ng Banal na Espiritu. Let your name be glorified in our life. Let your name be lifted up, O Lord. Salamat sa iyong papuri, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen.
Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Kilala niya tayo. Amen. Naniniwala po ba kayo na kilala tayo ng Panginoon? Naniniwala ba tayo na alam ng Panginoon ang laman ng ating puso ngayon? Kilalang kilala tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan. Amen. At sinabi nga ng Panginoon, nasa sinakupunan pa lamang tayo ng ating ina, nakatakda na ang pwede nating kaharapin, ang pwedeng mangyari, ang pwede nating maging buhay. At isa ito sa nakatakda na tayo ngayon ay magkakaharap kahit sa pamamagitan ng online fellowship, ika nga, upang minsan pa ay maranasan ng pagmamahal ng Panginoon sa papaanong paraan, pagpapalakasan, pagpapaalalahanan, ano, pagtatapatan, pagmamahalan, pag-uunawaan at pagkakaisa. Sa oras nito, brothers and sisters, patuloy po natin ibahagi ito upang marami naman po ang makinabang at hindi lamang po tayo ang makapakinabang ng atin pong pinagsasaluhan. Kagaya ng nasabi ko, kaya tayo nag-aalo, halika, kain tayo, halika, magkape tayo. Amen. Upang lahat tayo ay makaranas po ng tinatawag na kabusugan, lalo na ang kabusugang espiritual, na ito ay talaga namang makapangyarihan na magiging sandata natin sa hamon at laban ng buhay. Dahil lalo na sa mga Kristiyano, sinasabi nga po na araw-araw ang buhay natin ay nanganganib para tayong mga, sabi nga, kakatayin, no? na mga tupa. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon, sapagkat without the Word of God, without the knowledge from God, without the love of God, lagi tayong daig, lagi tayong talo, lagi tayong, sabi nga eh, kayang-kayang lapain ng kaaway, ng kalaban ng mga nagbabantay po sa atin. Because always remember, our spiritual battle, sabi nga, our battle is, sabi nga, our enemy is the devil, like a roaring lion who is seeking for someone to devour, na sinasabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7 to 8. Malinaw na sinasabi ka rin kasi doon, no, brothers and sisters, ang diablo ay parang leyong umaatungal, naghahanap ng masisila, naghahanap ng malalapa, naghahanap ng mabibiktima. At ang una niyang gustong biktimahin ay ikaw, ako. Kaya sabihin mo sa sarili mo, ako, sabihin mo, ako ay naniniwala na isa ako sa tinatarget ng diablo para ako ay biktimahin. Amen. Purihin ang Diyos, purihin po ang Panginoon. Kunin na po natin ang ating mga Biblia at ito po ay atin pong buksan, no? Halungkatin na natin yung mga Biblia natin na mga naaalikabukan lang dyan. Akala mo, baliwala lang yung Biblia na yan na hindi mo pinapansin sa loob ng inyong tahanan. Ba't hindi mo alam? Isa yan sa masasabing pinakakayamanan na natatago na kailangan nating ilabas upang pakinabangan. Mapakinabangan po natin lahat ang Biblia, ang Word of God, ang Word of Truth, ang Word of Salvation, ang Word of Love, the reason why we remain, no? We remain alive until now, even sa marami nating pinagdaanan, naranasan, pagsubok, kaguluhan, kabiguan, kahirapan, amen, lahat ng yan ay because of the love of God. Because we believe the love of God is the Word of God, and the Word of God is the love of God. Ayan. Purihin ang Panginoon. At sabi nga po sa ating pong pagsasaluhan,
My dear brothers and sisters, ito po ay according to the Luke or Gospel of Luke, chapter 6, verse 37. Yan, nakita niyo na po ba? Lucas, kabanatang 6, ang talata ay 37. Isa sa estratehiya. Maraming strategy si Satan, brothers and sisters. Marami siyang gagawing kapamaraanan. Marami siyang style para po tayo ay kanyang mabiktima. Para po tayo ay lapain upang ihulog tayo sa pagkakasala. Sabi ko nga, una niyang gustong lapain, unang gusto niyang bantayan, unang gusto niyang biktamahin ay ikaw, ako, tayong mga naglilingkod na sa Panginoon. Amen. Bagay na ginagawa din niya sa mga unbelievers, but they never realize, no, ang pagkilos ng kalaban o pagpakikialam ng demonyo sa buhay ng bawat isa. Ito po, isa sa kasalanan, gusto tayong dalin sa pagkakasala ng Diablo, ay sinasabi po sa Lucas, kabanatang 6, talatang 37. Luke 6:37, yung tinatawag na paghatol. Paghatol, paghusga. Sabi po rito, brothers and sisters, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Brothers and sisters, this is the word of our salvation. Glory to God, glory to Christ Jesus. It is, sabi nga, very easy to be confused when you're here. Kapag naririnig daw natin that Christians, ang mga Kristiyano, are to judge not. Lagi daw po nating naririnig yan, but also to discern and judge what is truth. Jesus tells us to look at our own sin. Kaya sabi, huwag daw natin uugaliin na maging mapanghusga sapagkat ito ang sabi niya. Sinabi niya, tingnan din natin ang ating mga sari-sariling kasalanan before judging someone else. And the Bible tells us we are to confront others sins when with truth and love with respect. Bagay na sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23, we are all sins and no one is righteous in the sight of God. To the glory of God, totoo po yun, mang minamahal kong mga kapatid. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya malinaw na dapat kahit pa nagkakasala ang ating kapwa ay pakitunguhan daw po natin. Sabi nga, with love and respect and with truth, which is the truth that God tells us. The truth is the word of God that no one, and wala, sabi, walang sino man ang pwedeng makapagbibihim sa Diyos. Walang sino man ang makapagtatago sa Diyos. Wala rin sino man ang makapagmamayabang sa harapan ng Panginoon. Walang sino man ang makapagsisinungaling sa Panginoon. Kahit magsinungaling pa tayo palagi. Sa tao, sa Diyos, lahat ay lantad. Sapagkat He is all-knowing God. He is omniscient God. He is omniscient God. Almighty God, makapangyarihan, omnipotent Father,
omnipresence kahit saan naroroon siya. Kaya, makapangyarihan ang Diyos, walang nalilihim sa Kanya. Kaya nga, sa buhay paglilingkod po natin, kasalanan na tayo po, mga minamahal ko, mga kapatid, ay hindi nagiging mapagbantay sa ating mga sarili. Yes, we never ever guard ourselves because for our own lang, no? But with God, sabi nga, magagawa po natin bantayan ang ating mga sarili. Siyempre, yun by means, no? Na lagi po tayong nakakapagbabad sa salita ng Diyos. Na lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Diyos, nakikipag-usap sa Panginoon through prayer, through reading, through meditating the Word of God. Yun po kasi ang kailangan po nating lahat. Once again, the Bible tells us we are to confront other sins with truth and love with respect. Mamaya natin yan babalikan, my dear brothers and sisters. Kamusta na po tayo, mga minamahal ko, mga kapatid, sa Panginoon? Naniniwala kasi ang Diyos at alam nga ng Panginoon na marami po sa atin nahihirapan sa Kanyang paglilingkod. Well, ang hirap sa paglilingkod, kasama po talaga yan. Pero masarap pagsabayin ang hirap at sarap sa paglilingkod. Anong ibig kong sabihin? Sabi nga, ang paglilingkod sa Diyos, anuman ang katatayuan mo sa inyong mga church, anuman ang iyong posisyon, ikaw man ba ay attender, ikaw ba or attendees, ikaw ba ay mayroong ginagampanan sa loob ng church, paglilingkod po ang tawag dyan. Nababanggit ko palagi ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po pasarapan lamang, no? Kundi patatagan. Amen. Yung nahihirapan ka pero kinakaya mo at kakayanin natin dahil hindi sa sarili natin. Yung hindi tayo nananangan sa ating sarili, yung hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin. Because sinabi ng Bible, in Proverbs, no? Kay Yahweh, kayo magtiwala buong puso at isipan. At huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan, nalalaman, lakas, lahat ng yan. Hindi tayo yan pwedeng manangan. Kayamanan, karangyaan, at kung ano-ano pa na meron tayo. Because all of those things from the Lord yan. Siya ang pinanggalingan, siya ang may-ari niyan. Sabi ko nga, huwag natin pahihirapan ang ating mga sarili, bagkos tulungan natin ang ating sarili. Huwag natin hayaan magpakalugmok tayo sa ating mga pinagdadaanan, sa ating hinaharap, especially brothers and sisters, na ang puso natin ay pinapahirapan natin sa pamamagitan ng tinatawag ng mga pangyayari sa loob at labas ng simbahan, sa loob ng pamilya, ng tahanan, sa isang komunidad, sa trabaho, wherever you are, na araw-araw ay naroroon ka. Amen po ba? Dito, kailangan po natin ang puso na talaging laging napifilled o napupuno, nasisidlan ng Word of God. Because the Word of God is the will of God. Hawakan mo ngayon puso mo. Kamusta na kaya ang puso ko? Amen. Ang dami niyong nakita sa aking mga posted quotes from the Bible, posted message from the Bible kahapon. And that was, no, all of that, brothers and sisters, is a fresh revelation
from the Lord. And I conclude, pinaka-conclusion ko sa lahat ng naipos ko is about judgment or being judgmental, na hindi natin napapantayan na kahit tayo ay Kristiyano na, kahit tayo naglilingkod na dahil napapabayaan natin ang ating puso, ay ang tinatawag na pagiging mapanghusga sa kapwa. Bagay na kasalanan na gustong-gustong gamitin ng kaaway para lapain ka sa paglilingkod mo, para biktimahin tayo at para patigilin na rin tayo sa paglilingkod natin, o kaya man mag-continuous pa rin tayo sa paglilingkod na may puso tayong mapanghusga. Kaya nga, sabihin mo sa iyong katabi ngayon, sabihin natin sa sarili natin ngayon, kung ano man ang pangalan mo kagaya ko, banggitin mo sabay-sabay tayo, ha? Banggitin mo ang pangalan mo muna. Sabay-sabay po tayo at babanggitin ko rin ang pangalan ko. Sabihin natin, sumunod kayo. Ang babanggitin ko Ronaldo, ikaw ang babanggitin mo Mina, ikaw ang babanggitin mo Lisa, ikaw ang babanggitin mo Adelaida, di ba? Sa dalawa, tatlo, sumunod po kayo, ha? Ronaldo. Yan, banggitin niya pangalan niyo. Bawal ang judgmental. Amen! Hallelujah! Kung may katabi ka, banggitin niyo rin ang pangalan ng bawat isa. I-comment niyo po yan. I-comment niyo yan, pati pangalan niyo. Sariling pangalan natin, i-comment natin. Amen! Isulat niyo yan. Praise the Lord! Be not judgmental. Huwag daw po tayong maging mapanghusga. At ating himay-mayin kung paano tayo nakakasala sa pamamagitan ng panghusga. Ayan, salamat sa Diyos. May mga nag-comment, inilagay ang mga sarili nilang pangalan because we are all sinners. Because no one is perfect. Amen po ba? Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Hindi masasabing pinagpala ang isang simbahan, ang isang ministeryo, ang isang pamilya, ang isang relasyon, kung tayo po ay maaalipin ng kasalanan sa pamamagitan po ng ating paghusga. Purihin ang Diyos, purihin po ang Panginoon. Always remember that kind of character, that kind of, sabi nga, pag-uugali, brothers and sisters, is the work of the devil, is and not the work of our Father who is in heaven through Christ our Lord Jesus. Hallelujah! Pansin niyo, kasama ako dahil aminado ako, kapag di ko nababantayan ng sarili ko, ako ay nakakahusga sa aking kapwa. At ang paghusga nga po ay nakikita yan sa mga nagkakamali, sa mga nagkakasala sa paligid natin. Subalit, hindi natin nakikita mismo ang sarili natin. Bakit nga ba tayo inuutusan ng Panginoon huwag tayong maging mapaghusga? Dahil baka tayo ay hatulan din.
hindi pa man tayo hinahatulan ng Panginoon sa takdang panahon o parating na takdang panahon, inuunahan na agad natin ang Panginoon na hatulan natin ang ating sarili. Dahil sabi po ng Matthew chapter 7 verse 1, do not judge or you too will be judged. Huwag ka raw humatol upang huwag tayong hatulan. Sa verse 2 ng Matthew 7 verse 2, for in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Balikin natin po ang Jeremias Kabanatang 2 ang talata ay 11. Nakalagay po doon, dahil sa iyong kasamaan, dahil sa ating kasamaan, pinaparusahan tayo ng sarili nating kasamaan. Ngayon pa lang, hinuhusgahan na natin ang ating sarili kapag humahatol po tayo sa ating kapwa. Kung naaalala po ninyo si Mary o Maria Magdalene, na nakita at nahuli sa aktong pagkakasala. At kung ano man ang kasalanan, din na natin isa-isahin yan dahil lahat tayo nga ay nagkasala. Isinuplong nila kay Jesus, isinumbong nila kay Jesus, kahit naman hindi nila isinumbong kay Jesus yun. Tayo, kahit may nakita tayong nagkakamali, kahit hindi na natin isumbong yun sa Panginoon, alam yun ng Panginoon. Walang nalilihim sa Diyos. Hindi na tayo dapat magmagaling pa para magsumbong. Lord, ang tao ko, tinakita namin, nahuli namin sa pagkakasala, gumagawa ng kasalanan. Dahil sa pagsusumbong pa lang po natin sa nakita natin ginagawa niya, humuhusga na po tayo. Nagkasala ang mata, nagkasala ang bibig, ang labi. At yon ay paghatol na po. Ang sabi nila, ang babaeng ito ay nahuli namin, gumagawa ng kasalanan. Ang Diyos ba ay naratel? Ang Panginoon ba ay nagulumihanan? Ang Panginoon ba ay may ginawang aksyon na nagpapakitang at nagpapakilala at nagpapahiwating man lang sa kanyang kilos na siya ay may pagkiling o siya ba ay may paghatol or paghuska? Ang sabi po ng Panginoon, sino man sa inyo ang walang kasalanan? Pakinggan natin mabuti, sino man sa inyo, sino man sa atin ang walang kasalanan? Dumampot ng bato at batuhin ang babaeng gumawa ng kasalanan. May nakagawa po ba? Because our God is a God of justice. Makatarungan. Kung tutusin, pwede agad siyang humatol. But He is the true judge. Isa lang ang pwedeng humatol, isa lang ang pwedeng manghuska kung tutusin. Ang tunay, ang totoo, ang busilak, ang puso, ang malinis, ang walang bahid ng kasalanan. Hindi lang yun. Ang nagmahal at nagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Tinubos tayo sa lahat ng ating kasamaan, lahat ng ating masasamang gawa, pinatawad ng Panginoon. Instead of hatulan agad tayo ng Panginoon, nagbigay siya ng pagkakataon. Ang pagsasalita niya na sino man sa inyo ang walang kasalanan,
pagkakataon ng tawag doon para makapagnilay tayo, makapag-isip tayo para malaman natin hindi pala ako karapat dapat humatol. Hindi pala ako karapat dapat magsalita ng masakit sa aking kapwa. Hindi pala dapat ako makasakit ng aking kapwa. Hindi ko pala dapat ipagkwentuhan ang nagawang mali ng aking kapwa. Ipahiya ang pagkakamaling nagawa ng ating kapwa. Pagkakataon, walang nakadampot, walang nakagawa sa sinabi ng Panginoon. Tumampot ka ng bato, batuhin mo hanggang mamatay. Dahil kung yun man, kung tutusin tayo, dapat ako, dapat ikaw, dapat tayo, yung mga dinanas ng Panginoon hanggang kamatayan, inako ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Hindi agad tayo dinala sa paghatol. Hindi agad tayo hinusgahan. Kundi God's great opportunity ang ginawa at ipinagkaloob ng Panginoon for you to realize, for you, for us to realize that we are not perfect at hindi maayos ang pagkakamali ng isang kapwa kung hindi tayo marunong mag-consider. Di ba tayo pag nagkakasala, may pag-amin tayo. Umaamin tayo pero nangangatwiran tayo. Marami tayong paglusot na sinasabi, nilulusutan pa natin ang mga nagawa nating kasalanan. Hindi ko nga alam bakit ko nagawa yun eh. Totoo yun. Kahit ako, sa sarili ko, sasabihin ko, oo nga eh, hindi ko alam bakit ko nagawa yun. But, truly, truly, totoo at totoo sasabihin ko po sa bawat isa. Pinabayaan natin ang ating puso na ang salita ng Diyos na ating nababasa, napapakinggan, pinag-aaralan, ipinapangaral, kasi pinapangaral natin tapos wala naman sa ating buhay. Nabasa lang, but wala sa pagsasabuhay. Narinig lang, pumasok dito, pinalabas lamang. Look at what and who we are right now in the sight of God or before God. Tingnan natin ngayon ang ating sarili. Baka nasa loob tayo ng simbahan, baka naglilingkod tayo sa simbahan. Hanggang ngayon, tayo ay mapanghusga, tayo ay mapanghatol, tayo ay mayabang, tayo ay sinungaling, tayo ay malaking. Alam niyo po ba yung pagkakamali ng kapwa kapag hindi natin sila pinapatawad? Paghatol po ang tawag doon. Sasabihin natin, bakit ko patatawarin yan? Uulitin lang niya yan. Di ba? Humahatol na tayo nun. Bakit ko siya kakausapin? E di siya ang lumapit sa akin. Siya ang may kasalanan. Hindi ba? Humahatol na tayo nun. Kayabangan na ng ating puso yon, kataasan na ng ating puso yun. Amen. Humahatol na po tayo nun. Kaya sinabi, magpatawad tayo sa mga nagkasala sa akin. Eh, pastor, bakit ako magpapatawad? Ang dami niyang kasalanan. Eh, tayo ba? Hindi ba? Napakarami ng ating kasalanan. Napakarami nating nagawang kasalanan.
Pero sa lahat ng yun, nagawa pa rin po ng Panginoon na tayo ay unawain, tayo ay patawarin dahil mahal nga tayo ng Panginoon at ayaw niya tayong mapahamak, kaya't binigyan pa niya tayo ng pagkakataon upang pagdating ng tatlang panahon ay hindi po tayo mahatula ng kaparusahan, kundi tumangga ng gantimpala. Gantimpala, buhay na walang hanggan, nahahantong sa langit. Kaya hindi tayo dapat humato. Kahit nakita, kahit alam ng Panginoon na nagkasala ang babae, ano ang sinasabi ng Panginoon? Humayo ka at huwag na muli magkasala. Dahil ang pagpapatawad ng Panginoon ay pagbibigay ng pagkakataon na ang tao ay umayos, ang tao ay mapabuti, ang tao ay magbago, higit sa lahat, ang tao, tayo ay maligtas. Amen po ba? Amen. Kapag tayo nagmamagaling na mas marunong tayo sa iba, kasama yan sa paghatol. Mas magaling ako sa kanya, hinahatulan na natin ang ating sarili. Mas marunong ako sa kanya, hinahatulan na natin ang ating sarili. Nag-iisip tayo ng masama, hinahatulan natin ang ating sarili, sapagkat kung anong paghatol, kung anong pag-iisip natin sa iba, walang pagkakaiba na hinahatulan na rin natin ang ating mga sarili. Sabi rito sa Matthew 7 verse 3, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye?" Bakit daw po tayo tumitingin sa puwing ng ating kapwa? Gayong ang sarili nating puwing ay hindi natin nakikita na mas malaki pa kaysa sa puwing ng ating kapwa. Ano yun? Nakikita natin ang pagkakamali, nagawang kasalanan ng ating kapwa, pero ang sarili natin hindi natin nakikita. Who am I? Who are you? Sabi nung awit, "Who am I that the Lord of all the earth used to write the way?" Di ba? "I am flower quickly fading." Hallelujah! Yung kantang yan, nagpapakilala na hindi dapat tayo nagiging maging mapaghusga. "Hindi gone tomorrow, the way thought in the ocean, paper in the wind. Dear you, hear me when I'm calling. Will you touch me when I'm falling? Who told me who I, you told me who I am?" Sino nga ba ako, Panginoon? Wala talaga tayong karapatan. Hindi ka titig. Wala tayong karapatang humusga sa ating kapwa. Dahil kapag huhusga tayo sa ating kapwa, ay hinuhusgahan na rin po natin ang sarili at dinadala natin sa paghatol ang ating sarili. Then how can you say to your brother, "Let me take the speck out of your eye"? Paano natin sasabihin sa ating kapwa, sa ating kapatid, kay sister, kay brother, kay lolo, kay ate, kay tatay, kay nanay, kahit sino pa, kay kaibigan? How can you say to your brother, "Let me take the speck out of your eye," when all the time there is plank in your own eye? Paano natin masasabing huwag kang masama ang ugali kung tayo mismo may mga masasama pang ugali?
Paano natin mapagpapayuan ang ating mga anak? Huwag kang lasinggero kung ikaw na ama, nanay, lasinggero. Huwag ka nang marites, huwag ka nang chismoso, huwag ka nang chismosa. Kung ikaw, kwento ko ng kwento, kahit nakapatiran, nakikipagkwentuhan ka pa rin na nagiging chismosa pa rin ng kasiraan ng kapwa sa loob ng church instead na magpalakasan na ipagdasal na lang natin, kausapin na lang natin. Walang makita na pwedeng pagtutularan. How can you say to your brother, let me take this thing? Halika, aalisin ko ang muta mo. Anong sasabihin sa'yo? Ikaw nga yung muta mo, hindi mo maalis-alis eh. Apos ako, aalisin mo yung muta. Halika, aakayin kita sa gawain ng Panginoon. Hello! Akayin mo muna yung sarili mo bago ka mag-akay ng iba sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, i-ignite mo muna your relationship, your faith to God before we do something for the sake and for the glory of God. Amen. Mukhang nababawasan ang nanonood. Nasasaktan po ba tayo? Totoo, nakakasakit ang salitaan ng Diyos. Dahil ang katotohanan kadalasan ay inaayawan at kung ano pa ang kasinungalingan at kaiga-igaya sa pandinig, yun ang gusto nilang marinig. Amen. Masamang isipan, masamang damdamin, masamang motibo ay masasabi nating paghatol at malaking kasalanan sa Panginoon. Kaya sabi sa verse 5, you hypocrite, first take the plank out of your eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Narinig nyo na. Unahin daw po muna natin ang ating sarili bago natin, parang bago tayo magwalis ng bakuran ng iba, bakuran po muna natin. Bago tayo magmapuri, siguraduhin po natin, papupurihan din tayo ng Panginoon doon sa langit na tahanan. Amen. So yan naman si Pastor, paulit-ulit naman yan. Yan naman si Pastor, makasalanan din. Yes, aminado ako kahit pastor ako. Sometimes, that not at all times, nagkakasala pa rin po ako. Nakakahatol pa rin ako, nakakahusga pa rin ako. Halimbawa, may bumulong sa akin. Bigla akong nagalit. Humatol na ako nun. Lala mo, Pastor. Talaga? Kasama ang damdamin. Humatol na po ako noon. Isang magandang katangian yung ginawa ng Panginoong Jesus. Yumuko lang siya. Praise the Lord ang ginawa ng Panginoon, ng Panginoong Jesus. Hindi siya napaapekto sa mga naririnig niya, sa mga ibinubulong sa kanya, sa mga sinasabi sa kanya. Sapagkat sabi ng awit, ang Diyos natin hindi nagtatangi. Ang Diyos natin hindi nagtatangi, di namimili ng maganda't maputi, may kulay man o kayumanggi, malinis lamang ang buhi. Ang Panginoon ay sa gitna lamang lumagay. Sabi ko nga, makatarungan ang Diyos. Pwede na niyang hatulan kung tutuusin. Kahit alam na niyang nagkasala, pwede na niyang hatulan. But God is a pool of compassion in His heart. Punong-puno siya ng pagmamahal. At ang pagmamahal po ay punong-puno, nagpapalawak ng pangunawa. Kaya kung makitid ang ating pangunawa, sabihin natin, Lord, let your love reign in my heart. Lord,
pagharin mong pag-ibig sa puso ko para ako po ay lumawak ang pangunawa. Para sa tuwing makakakita ako ng mali ng kapwa ko, kakausapin ko na lang siya para hindi po ako humatol agad-agad. Para hindi po ako magkasala sa aking paghatol sa aking kapwa. Pagpindot nga sa cellphone eh, minsan nagiging issue pa. Nagkamali lang ng pindot sa emoji. Napindot lang yung angry. Ang dami na agad nagko-conclude sa kanilang isipan. Papasok sa puso, magsasalita. Amen. Amen po ba? Hindi ka po ba nagkakamali? Hindi po ba tayo nagkakasala? Hindi po ba tayo nagkakamali ng salita? Hindi po tayo nagkakamali ng sapantaha? Alam niyo sa pantaha, pag-aakala. Dahil ang maling akala ay paghusga na sa ating kapwa. Akala ko kasi. Kaya sabi ng Panginoon, daigin mo ng mabuti ang masama. Mahalin mo ang mga umuusig, ang mga umaaway sa iyo. Pakanin mo ang mga, praise the Lord, tipong kahit pinagtatawanan ka, kahit pinagsasabihan ka ng talikuran, pakainin mo pa rin yan. Sabi ng Panginoon, sapagkat sang araw, sila pa rin ang mapapahiya sa mismong harapan ng ating Panginoon. Kasama ako doon, hindi lang sila, kasama ako doon. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. So balikan po natin ang atin pong binasa. Na sinabi po doon po sa Luke chapter 6 verse 37. Diba? Malinaw. Malinaw na malinaw. Nang sabi rito, mga minamahal kong kapatid, ay huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan. Gusto natin kapag nagkamali ang ating kapwa, magsusumbong tayo para parusahan. Ang sabi ng Panginoon, hindi natutuwa. Hindi ikinatutuwa ng Panginoon kapag natutuwa ka na mayroong pinaparusahan. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Sabi rito sa Romans 14 verse 1, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat. Okay? Malinaw na sinasabi. Accept the one. At sabi nga, isip, mata, bibig, sikapin natin makontrol yan ng ating puso na huwag makapagsalita, huwag makapag-isip, huwag makapag-huska sa ating kapwa. Amen. Stop quarreling. Huwag na tayong bulong ng bulong. Huwag na tayong kukuha ng pagsimpatya ng iba. Our responsibility is to resolve the matters. Problema, resolbahin po natin ang problema.
resolbahin po natin ang mga nangyayari nang walang kasamang panghusga, walang paghatol. Kaya ulitin mo at sabihin mo sa sarili mo, sa sarili natin, sa katabi natin, ngayon, bawal ang judgmental. At huwag na tayong maging judgmental. Dahil habang humahatol tayo, nakikita natin ang mali ng iba, hindi natin nakikita ang mali natin. Nakikita natin madaldal ang iba, madaldal pa rin tayo. Nakikita natin ang iba, mas malala pa pala tayo sa iba. Ang sama ng isipan niya, kaya mo nga inisip na masama isipan niya, masama rin ang isipan natin. Masama ugali niya, kaya mo nga nasabing masama ugali niya, kasi masama din ang ugali natin. Accept ha, accept the one whose faith is weak. So the problem is, napapabayaan talaga ang salita. Amen. Purihin ang Diyos, purihin po ang Panginoon. Sabihin natin sa sarili natin, Ronaldo, diba Ronaldo, bawal ang judgmental. Sarili, sarili, bawal ang judgmental. Sarili, tikom na ang bibig. Sarili, tikom na ang bibig. Sarili, hawakan ang puso. Ang makamundong emosyon, mawala na dapat yan. Huwag na tayong mag-act na para pa rin tayong makamundo, na ang bilis natin mag-react, ang bilis natin humakbang, ang bilis natin humatol, ang bilis natin humusga. At upang hindi nga po tayo hatulan, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, hayaan natin na ang sarili muna natin ang ating iayos at ituwid sa harapan ng Panginoon. Then you can handle now anuman ang mistakes ng ating kapwa, ng ating brothers and sisters, ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating mga kaibigan, ng mga tao sa paligid natin. Let the love of God reign in our heart. Because the key to all of this na napag-usapan po natin ay pag-ibig. Sabi niya, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Amen. So, huwag tayong maging mapanghusga. Panginoon, sa oras pong ito, humihingi po kami ng kapatawaran. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga puso. Maliit ang puso, subalit dito po nasasalig at nakasalalay ang aming ikakapahamak. But most of everything, Lord, dito rin nakasalalay ang aming ikaliligtas. Yes, Lord, change our heart, Lord. Balitan mo ang aming puso, Panginoon. Pusong handang magtapat, pusong handang magmahal, pusong handang umunawa, pusong handang magpatawad sa mga nagkasala sa amin, Panginoon. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Change my heart, O God. May I be like you. May I be like you. Once again, change my heart, O God. Change my heart, O God.
heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Patawad po, Diyos. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Jesus Christ. Patawad po, Holy Spirit. Patawad sa lahat, lahat ng nagawa kong kasalanan. Naging mapanghusga ako. Naging maramdamin ako. Patawad, sabi natin patawad, Lord. Naging mapag-isip ako ng masama. Naging makasarili ako, Panginoon. Naging mapagmapuri ako sa sarili ko, O Diyos. Patawad, naiingit ako. Patawad, Panginoon, nagseselos ako. Patawad, Panginoon, nagtatampo ako. Patawad, Panginoon, lahat ng iyon ay hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawad sa kasinungalingan. Patawad sa lahat ng paghusga ko, paghatol ko sa aking kapwa, Panginoon. Patawad, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos, hindi mo kami hinahayaan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo gusto kami mapahamak, hindi mo gusto na kami ay mapariwara, Panginoon. Bagkos ang gusto mo, ang layon mo, lahat kami, Panginoon, mabuhay sa katotohanan, may paggalang, Panginoon, may pagmamahal sa bawat isa. Salamat, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Sa buhay ko'y tapat.
kabutihan mo. Salamat sa patuloy mong pagmamalasakit. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kaligtasan namin, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa patuloy mong pagtutuwi. Salamat sa patuloy mong pagtatama, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkukulang. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo na sa maghapong ito, Panginoon, kami ay maging tunay at totoo sa iyong harapan at sa lahat ng tao na aming makakasama. Ibibigay mo po sa amin sa maghapong ito, sapagkat ang katapatan mo ay mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, Diyos. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan at maging sa iyo. Panginoon, salamat po sa buhay po ninyong lahat, no? Salamat po sa halos 40 viewers. Kaya i-share niyo po 'yan, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Patunayang ibahagi upang marami po ang mapagpala ang puso, mapagpala ang buhay, mapagpala ang pamumuhay, mapagpala ang kabuhayan, mapagpala ang lahat ng ating plano, pagplana at mapagpala ating mga desisyon at mga gagawin sa ating mga buhay. Lahat ng may sakit at karamdaman, pagpapalain kung patuloy po natin paghahariin ang katotohanan, pag-ibig at paggalang sa bawat isa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. At upang hindi tayo mahatulan, brothers and sisters, huwag na rin po tayong humatol pa sa iba. Glory to God, glory to Christ Jesus. God bless and welcome Brother Rafael Sandino Umali. Pagpalain ka po at ang buong mong pamilya dyan po sa Imperial Appliances, no, Santa Cruz, Laguna. God bless sa mga taga UK, London. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga taga Canada. Pagpalain po yung mga nasa Japan, Qatar, Singapore, Hong Kong, Italy, at sa Malaysia, sa Dubai, Saudi Arabia, at ganun din sa Germany, at mga kapatid po natin dyan po sa Columbus, Georgia, kaya Sister Lourdes, Baby Reyes, pagpalain kayo ng Panginoon. And God bless to all viewers, na wini-welcome po namin kayo at lagi po kayong welcome nga po sa pag-ibig ng Panginoon at ito sa pamagitan ng kanyang mga salita. Welcome po kayong lahat. Di ko man nabanggit at nakita ang mga pangalan, tanging Panginoon ang nakakilala po sa ating lahat at alam niya na araw-araw kailangan maiayos ang ating mga puso, ang ating mga buhay sa kanyang harapan. I love you all because God loves us very much.
to God be the glory. I love you all because God loves us very much. Once again, paulit-ulit yan na nagsasabing, mahal ko kayo. Kaya tayo ay nasasaktan sa mga pangangaral. Kaya tayo ay nasasaktan sa salita ng Diyos dahil ang pagmamahal ng Panginoon ay punong-puno ng pagmamalasakit. God bless us all. See you all sa kalooban ng Panginoon sa araw ng bukas.